Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging. At nawa magmula sa ating puso, magmula sa ating kalooban, ang kabutihan at kabanalan. Kaya't sa mga sandali na tayo po ay gumawa, nag-isip, nagsalita ng hindi kabutihan na nagmumula sa ating kalooban, humingi tayo sa Diyos ng awa't patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dingapi at patubayan kami mga kabilang sa iyong angkan sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kabitang kilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng Reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang binalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa inuulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ng Panginoon ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap.
ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid madiwang mangusap, at ang sinabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos sa mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pang-unawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagbumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong araw, nung ako po ay nasa elementary, maingay po ako sa klase. Bagamat ako ay mahiyain. Nung bata ako, pagkasama ko yung mga kaibigan ko, maingay ako. Kaya sa classroom, gusto kong katabi yung mga madaldal kong mga kaklase. Ano, dahil gusto ko nakikipagdaldalan. Kung kailan naman nagkaklase, tsaka naman ako nakikipagdaldalan. Parang tipong ganoon. Ano. Kaya tuloy, natatandaan ko, isa sa mga nagiging practice ng mga teachers namin noong araw ay ilista ang mga noisy doon sa gilid ng blackboard may nakalagay na heading, noisy. Noisy. Tapos isinusulat doon kung sino yung noisy. And then after ng klase, tatayo yung treasurer ng klase. Sisingilin kami. Ano po? Ang bayad ay piso. So, kailangan mo magbayad ng piso kapag ikaw ay nakasama sa noisy. Eh, di syempre, ginagamit naman yun para sa class fund namin. Kaya okay lang. So, ang problema, bawat subject, lagi ako nakalista. Kuminsan nauubos yung
yung pera ko dahil kung meron kaming 8 subjects, tapos ay noisy ako doon sa una, sa pangalawa, sa pangatlo. So just imagine, lagi nakalagay yung pangalan ko doon, piso ng piso yun. Yung baon ko lang naman noong araw, 20 pesos. So just imagine, ano, ang natira sa akin, 12 pesos na lang. Yung pambili ko ng, ano, ng mga merienda, hindi ko doon nagamit. Isang araw, nagkaroon ako ng ano, agihap, yung singaw. Nagkaroon ako ng singaw dito sa bibig. Kaya pagpasok ko, hindi ako makapagsalita. Kasi nga, pag binubuka ko yung bibig ko, nababanat yung labi ko, sumasakit yung aking agihap. Kaya tuloy, nung pumasok ako sa classroom, ayoko makipagkwentuhan, tahimik lang ako. Hindi ako nagsasalita. Kaya tuloy, nung araw na yon, hindi ako nalistang noisy. Bukod doon, yung makita ng teacher ko yung listahan na maraming nakalista pero hindi ako kasama, nagalit yung teacher ko at ang sabi, "Class, you are so noisy! Ha? Bakit napakadadaldal ninyo?" Sabi niya ganun. Tapos tumingin siya sa akin, "Hindi kayo pumaris kay Leonard. Tingin si Leonard, tahimik lang. Nasa isang sulok, nakikinig. Tahimik lang. Ba't di kayo pwedeng tumahimik katulad ni Leonard?" Nagulat yung mga kaklase ko. Tahimik daw. Di yata alam ni ma'am na numero unong smoso yan. Kaya lang, during that time, nagulat ako kasi pinuri ako dahil tahimik ako. Na hindi alam ng teacher ko na kaya lang ako tahimik that day. Kasi nga yung agihap ko, yung singaw ko, hindi ako makapagsalita. Anyway, nangiti ako. Napatingin sa mga klase ko. Parang gusto ko sabihin sa kanya, "Bella, tahimik ako. Ako ang ano, model student ngayon." But anyway, na-enjoy ko yung pagpuri ng mga teachers na, "But di kayo pumaris kay Leonard, tahimik." Kaya nang dumating na yung araw na wala na akong ano, agihap or singaw, parang gusto ko nang ayokong, parang ayoko na pala na ako ay nalalagay na noisy. Ayoko nang dumadaldal. Gusto ko lagi akong napupuri. Gusto ko laging narinig sa sabi ng teacher, "Di kayo pumaris kay Leonard. Napakabait. Tahimik lang sa klase. Nakikinig." Gustong-gusto ko lagi yung ganun. Kaya lagi ko hinihintay yung ganun na sasabihin ng teacher. So every now and then, nasasabi naman yung ganun. Kaya lang, nung mag-high school ako, parang may konting guilt feelings ako. Hindi ako mabait at tahimik sa klase dahil totoong mabait at tahimik ako. Mabait at tahimik sa klase dahil hinihintay ko yung pagpuri ng teacher ko. Lalo na pagdating ng end of school year, meron pa akong award, pinakatahimik sa klase. Just imagine, nabibigyan pa ako ng award sa pagiging tahimik. So para bagang naging mabait at tahimik ako sa klase kasi hinahabol ko yung award doon o yung purihin ka ng teacher mo na napakabait mo. Nagkaroon ako ng guilt feelings nung high school ako na ayoko naman yatang ginagawa ko yun because of those things dahil lamang sa praises and honors. Ano? Kaya tuloy, sinikap ko na nung high school ako maging mabait talaga ako. Sinikap ko na maging tahimik ako. Although kumisan nasulat pa rin akong noisy, pero ang mahalaga, during that time, meron na akong effort sa puso ko na gusto kong gawin yun dahil gusto kong gawin. Dahil gusto ko talagang maging mabuting tao. Sa ating ebanghelyo, yun yung point . Kailangan nang gagaling sa puso mo yun. Kailangan sa kalooban mo nang gagaling yung maging mabuti, maging mapagmahal, maging caring, maging totoong tao na mabuti at banal na tao. Kaya hindi pwedeng nangyayagagain sa puso mo. Sabi nga sa ating ebanghelyo, ngayon ay pandaraya, kahalayan, pagkaingit, panirampuri, kapalaluan, kahangalan na nanggagaling sa puso ng tao. So ganun din, kung hindi dapat nanggagaling sa puso mo ang kasamaan, hindi rin maganda na hindi nanggagaling sa puso mo yung kabutihan na ginagawa mo. It should come from your heart. And that said, walang anumang bagay ang magpapabuti talaga sa iyo. Sa akin, on my part, it's
It's the recognition and praises and honor, hindi dapat iyon nagpapabuti sa iyo. At sabi nga sa Ebanghelyo, hindi dapat yung mga pagkain ang nagsasabing mabuti ka dahil iyan ang kinakain mo at masama ka dahil iyan ang kinakain mo. No, it's not about that. Hindi dapat sa labas ng gagaling yung anumang kabutihan mo na magiging sino ka. Dapat it comes from within. Kaya kapanalig, inang tanong sa inyo, kapag niningitian niyo po ba yung mga biyanan, yung inyong mga manugang, nanggagaling po ba talaga sa puso niyo yun? Kayo ba mga manugang, kapag kayo ay pinagsabihan ninyong biyanan at sinusunod ninyo, nanggagaling ba talaga yun sa kalooban ninyo? Kapag ba ang isang anak sinisikap niya na matulungan ng kanyang mga magulang, nanggagaling ba talaga yun sa kalooban mo? At kung yung kapatid mo nangangailangan tulong, tinutulungan mo, nanggagaling ba talaga yun sa kalooban mo? Mga kapanalig, hindi natin ito ginagawa dahil natatakot tayo sa sasabihin ng iba. Hindi natin ito ginagawa dahil sinasabi nila na ito ang dapat natin gawin. Dapat ginagawa natin ito dahil ito ang nagmumula sa ating puso, sa ating kalooban. Magmahal, pakabuti, maging manalig sa Diyos at laging maging handang makipagkapwa. Amen. At dumulog tayo sa Diyos ng awa sa bawat mga panalangit, kahilingan po natin ang atin po ang itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pambabulag ng loob ng salita lamang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu ng Katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nanghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama mapagmahal, dinggin ang aming mga panalangin kahilingan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang palakas kami mga mahihina. Ipagkalumi ito ay aming mapagsaluhan bilang paikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sangat mo siya'y wasunlubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unipahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuhin, pinagsasalua natin, hanggang sa siya'y mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria,
ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama, sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin.
Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay, sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pilan, maaari po kayong makiisa sa ating Healing Mass sa Veritas para mapahiran ng abo sa noo. Ang miracles ng abo ay simula na ng panahon ng Kuwaresma. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. At tung leher mo sa
Cielo prestitis tieis. Omne delectamentum is se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribeque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.